Hi guys, maaraw na ngayon, tapos na ang bagyo. Maganda ang panahon. Walang kuryente, walang tubig. Kami walang tubig sa ibang lugar, pati kuryente wala. Nakikisa kami before namin umpisahan tong video na to dun sa mga nasalanta ng bagyo. We hope and pray for your fast recovery. Even as we speak, dun sa likod bahay namin nabagsakan ng puno yung bubong namin, so works are being done there. Dito tayo magagaling ng mga Pilipino. Sa kabila ng problema, united, and ngingitaan lang natin yan kasi bukas makakabangon din. In this video, we hope to give you the complete science of rear shock tuning. Sana matulungan namin kayo na makapili ng rear shock na babagay sa weight, skill, and budget. What are the different types of adjustments? Spring, preload, rebound, and compression. Pagpili ng shock na bagay sa weight mo, importante yung springs. May mga springs na walang kasamang spare, so wala tayong choice kundi umasa tayo dun sa preload adjuster. Meron naman mga shocks ngayon na lumalabas na meron silang extra springs, gaya nitong isang to. It says here 50 pounds per inch. Ibig sabihin, lulubog ng 1 inch itong spring na to kapag naglagay ka ng 50 pounds sa ibabaw. In some cases, kilograms per millimeter yung sukatan. Ilang kilo bago lumubog ng 1 millimeter ang spring na yon. Minsan naman, newton per millimeter. So, ang kailangan nating tandaan, ang spring ang nagbibigay ng tigas sa rear shock. Another thing na kailangan mong i-consider sa pagpili ng shock na bagay sa'yo, yung kakayanan mo na mag-adjust or yung riding skill mo, gano'ng kakagaling mag-motor. Itong shock na hawak ko, wala siyang spring for a purpose na papakita namin sa inyo mamaya kung bakit wala. Pero meron siyang compression and rebound adjuster. Sila yung nagko-control ng bilis ng bagsak at balik. So again, spring, tigas, compression and rebound, speed of motion ng baba at balik. Ang pangatlo pero pinaka-importanting consideration sa pagpili ng tamang shock, budget. Like this shock, medyo low cost pero kung mapansin nyo, tagas. So pagbibili ka ng shock na babagay sa'yo, although wala ka pang masyadong budget sa ngayon, lagi mong titingnan yung tatlong bagay. Kailangan meron siyang warranty kasi yun yung insurance nung nilabas mo na pera para mabili mo siya. Pangalawa, meron siyang technical specifications and meron siyang user manual para alam mo kung paano mo siya i-adjust. Nandito lang kami sa part na pinakahihintay ng lahat, which is paano magtono ng rear shock. Nasaan na yung rear shock? Ay, nandito lang pala. One important reminder sa paggagawa ng rear shock or sa kahit anong ginagawa natin sa motor, always use proper tools and protection. Ang napili namin na rear shock na i-install dito sa Yamaha Aerox 155 is yung KTC Racing Shock. Meron din akong dalawa pang ibang hawak. This is YSS G-Series. Ang adjustable lang sa kanya is yung spring preload or tigas ng spring. Next, meron din akong hawak na Racing Boy VD-Series. Fully adjustable shock. Okay, sa pag-adjust ng rear shock, ang top priority is i-adjust muna natin yung tigas ng spring gamit yung spring preload adjuster. Minsan, nasa ibabaw siya, like this one, kada pihit mo sa kanya, iniipit mo yung spring, so tumitigas. Pag pinihit mo naman siya ng umaakyat, lumalambot naman yon. May mga shocks na pabaliktad, nasa ilalim yung adjuster, ganito yung pwesto na. So either way, one final thing na kailangan yung tandaan sa pag-adjust, pag iniipit ang spring, tumitigas. Kapag lumalayo yung adjuster dun sa spring or umaakyat or bumababa kung pabaliktad, lumalambot. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit siya kailangang i-adjust. Meron tinatawag na rider sag
yun ay yung gaano kalaki ang kakainin ng weight ng riders, minsan solo, minsan may back ride, dun sa total travel ng shock. So, ang total travel is itong shiny na tubo. So, kung susukatin ko siya, ang total travel ng shock na to is 73 millimeters. Ano yung rider sag? Let's say, approximately, ang rider sag, gawin nating half or 50%. Pag upo ng rider, dapat kakainin niya yung 50% ng 73. Ano-ano yung mga standards na yun? So, for racing, track day environment, and medyo high speed stability ang hinahabol mo, it should be 1/4 or 25%. Kung ang hinahabol mo naman ay balance ng performance and comfort, it should be 33 to 35%. That is 1/3. So, dapat 1/3 yung ilulubog after umupo ng rider. Pag may angkas ka, ibang usapan yon. Let's say, umupo ka ng motor mo, nagsag ka o rider sag ng 1/3 at nagkaroon ka ng angkas, probably babagsak yan ng 2/3. So, masyado nang maliit yung natitirang play. Ang kailangan mong gawin, pihitin mo yung preload adjuster para bumalik siya dun sa 1/3. Meron ding cases na special ang gusto ng rider, super soft, relaxed riding. Dito sa AV Moto, ginawa na rin namin na standard na pag gusto mo, sobrang komportable talaga, hindi ka naman magpapabilis, hindi ka naman masyadong babanking, tina-target namin is about 40% rider sag. Ibig sabihin nun, pag upo ng rider or with back ride, dapat lulubog siya ng halos kalahati but never half. Again, 40%. 40% ng total travel dapat mawawala. Paano nakaka-apekto ang rider weight dun sa rider sag? Si Max is about 75 to 80 kilos. Lakas mo kasi kumain eh. I'm 62 to 65 kilos. Hindi pwedeng yung adjustment sa kanya and adjustment sa akin ay pareho. So, dito sa demonstration namin, ipapakita namin sa inyo paano namin naapektuhan yung weight namin na magkaiba or yung combined weight namin pag inangkas ko siya or ako, paano maapektuhan yung rider sag. So, focus tayo dito sa plane ng suspension natin. Yan yung chrome. Yan yung fully extended na laro niya. So, ibababa ko siya sa center stand. Baba mo, Max. So, napansin nyo, nung bumaba siya sa center stand, na-compress siya ng konti. Iaangat ko, meron siyang konting compression or naipit ng konti yung spring. Ang tawag doon ay free sag or static sag. Meaning, yung naipit doon sa spring and play na nawala gamit yung sariling bigat pa lang ng motor. So, ngayon, papaupuan ko siya kay Max. Again, 80 kilograms approximately. Tingnan natin yung sag niya. Kung approximate lang na muna sa ngayon, papakita natin kung ilang percent yung kakainin ng weight niya. Sige, Max, sakay ka. Napansin nyo, bumaba. Tayo, Max. Upo. So, through approximation, about 1/4 ang kinain ng weight ng rider natin. So, yung setting ng shock natin na sa pinakamalambot na, since this is a racing shock, 25% approximately more than good. Pero ganito nakaka-apekto yung angkas. Sasakyan ko siya, I'm 65 kilos. Tingnan natin kung ilan yung magiging sag pag dalawa na kami. So, focus lang ulit tayo sa chrome sa loob. Tingnan natin kung ilan yung matitira. Okay. So, kung napansin nyo, probably nang alahate. Okay. So, ngayon naman, ako naman yung magiging rider. Mas mabigat yung angkas ko. Posibleng iba na naman yung magiging itsura. Max ako naman dyan. So, using my own weight, pag upo ko sa kanya, Max, ilang percent yung rider sag? 10%. So, dahil payat ako, magaan, 10% yung rider sag ko. Ibig sabihin, sobrang tigas nung spring. Kailangan siyang lambutan. Max, angkas. Okay. So, probably, iba na naman yung sag nito. Ilan yung rider sag na nakikita mo dun sa chrome na natira, Nico? Mga 50% or more? Mga
50%. Okay. So, ibig sabihin, kalahati nung travel, tapon, kalahati nung travel, wala na. Pag pinatakbo ko tong motor na to, probably sasagad kami. Yun naririnig nung angkas nyo, and nung rider, dag! Gumaganon, bottom out. Meaning, 50% rider sag is not acceptable. Para komportable, maximum of 40%, balance ng performance and comfort, 1/3 or 33% lang ng rider sag. Paano kumuha ng most accurate na rider sag? Meron mga tools na nabibili online, yung may kakapit ka dito and then may tali, wherein na may measure niya yung in millimeters kung ilan yung rider sag. Ang gagawin natin ngayon is yung manual way, conventional but most effective. Or I mean, very effective then. Let's take this tape as an example for our point A. So, magme-measure ako dito sa pinakakanto. Ito yung point A natin. Ngayon naman, next, gagawa ako ng point B, which is any part of the swing arm or dito sa panggilid, dito ko siya ilalagay naman. So, ito naman ang aking point B. So, meron akong point A, meron akong point B. Ang gagawin ko, meron akong measuring tape, itutumbuk ko siya dun sa point A ko, and then itatapat ko siya dun sa point B ko. Better din kung meron kayong marker para hindi nagbabago. Pero, in this example, meron tayong dulo ng tape, so dun na lang ako susukat. Ang unloaded state nung shock is 565 millimeters. So, point A to point B, distance is 565 millimeters. Max, sakyan mo siya. Ang gagawin naman namin ngayon next is papaupuin namin yung rider. Better kung fully geared up na siya, kung magra-racetrack environment yung pagagamitan. Kung hindi naman masyadong maselan, gusto mo lang makuha yung best possible rider sag, pwede na yung ganito. So, Max, sakyan mo, baba mo sa center stand. So, again, you will see point A lumalapit sa point B. Ito naman yung loaded state nung spring or nung shock. So, measurement number 2, gagawin ko ngayon. And then, i-compute natin kung ano yung magiging effective rider sag niya. Approximately 25%, 1/4 through visual. So, before ako kumuha ng measurement ko, medyo ipapump ko lang siya once or twice para mawala yung stiction. Alam natin na dumidikit. Pwedeng buhat, pwedeng bomba, or pwedeng both. Kuha ka ng dalawang measurements and then i-average mo. So, ito yung point A, and then again, point B. So, measurement number 2 is 540. Ano yung sukat natin kanina, Bem? 565. Measurement without the rider, measurement number 2, 540. So, 565, measurement 1, minus 540, which is 25 millimeters. So, that's 1 inch, meaning yung weight ni Max, kinompress niya yung travel ng 25 millimeters. Ang total travel nitong shock na to is 75 millimeters. 3 inches. So, ang ibig sabihin, nag-compress yung shock natin ng 1/3 pala. Hindi pala 25%. So, visually, I thought 25%. Pero mali ako. Dun sa more accurate process ng pagsukat, we measured 1/3. 25 out of 75 is 33.33%. Tama? So, okay. Sa weight ni Max, point A, point B, we are measuring 33%. So, ito yung compliant na rider sag for city and touring na may balance ng comfort and performance. If you feel na masyadong malaki yung rider sag, like pag may angkasan kami, kailangan nating tigasan itong preload. If you can zoom in here, meron siyang lock na kailangang buksan. Tapos, saka lang natin pipihitin itong adjuster. Kunin ko lang yung tool and then papakita ko sa inyo kung paano siya pinipihit. Sa pag-adjust ng spring preload, meron niyang lock. So, kailangan nyo muna siyang hanapin.
luwagan muna, hindi mo na kailangan tanggalin. And commonly may kasama siyang solid rod na pumapasok doon sa mga butas around the preload adjuster. Pag naipasok mo na siya, kapag nasa taas yung adjuster, if you rotate clockwise, ang nangyayari ay bumababa siya. And then as you can see, bumalik na yung lock doon sa original position niya. So if I am going to count it, that's already one turn. Kailangan mo siyang bilangin, super critical na bilangin mo siya. Dahil kung hindi, hindi mo maia-apply doon sa kabila yung number of turns. So I am at the second turn. Medyo matigas lang, so kailangan mong gamitin talaga yung tool. Make sure din na malinis yung thread kasi kung hindi kakapit. So this is the third, fourth. I'm going to the fourth turn. Yan, yun yung number 4. Adjust pa natin siya ng isa. Tapos, kaya ako siya binilang, again, kailangan ko siyang i-apply doon sa kabilang side. After nitong adjustment na to, uupuan ulit namin siya ni Max. If you can recall, kanina approximately 50% yung rider sag namin through visual. Ngayon na tumigas na yung spring ko dahil doon sa preload adjuster, titingnan natin ulit through approximation kung ilan na yung rider sag namin. Mamaya magpapatulong lang ako doon sa muse namin, kay Bea, which is yung panganay namin na anak, para siya yung magsusukat nung rider sag using yung measuring tape. So, I'll go ahead on the other side para i-adjust siya, and then we're gonna proceed with the measurement ng point A and B natin. Minsan sa pag-a-adjust ng dual shock, nawawala tayo sa bilang eh. Lalo na ako. Kasi minsan may kumausap sa'yo, nabilang mo na, 4 turns, may kumausap sa'yo. Hindi mo alam kung nag-turn ka pa ba ng isa. So in the event na nakalimutan mo kung ilan na yung bilang, and then gusto mong i-validate kung tama ba siya, kung meron kang ruler, measuring tape, or caliper, pwede mong sukatin din yung gap ng adjuster mo against dun sa any point ng shock. So that's one way. Another way is meron ding naka-expose na number of threads, yung mga roscas. Binilang ko yung dun sa first side, ang naka-expose is 1, 2, 3, 4, apat na threads, dito 1, 2, 3, 4. So pantay, apat na threads yung naka-expose, so pantay na yung adjustment ko. And another information, kada ikot mo dun sa preload adjuster, may isang thread na madadagdag dun sa bilang. So, isang ikot is equal to 1 millimeter or 1 thread na may expose. Okay, meron ngayon tayong dalawang riders. Kanina, ang kinuhanan lang natin is si Max. Nag-measure siya ng 1 third or 33%. Perfect. Pero kapag nagkaroon na ng back ride or yung OBR nyo, hindi na yun perfect. Kasi dalawa na yung weight na kailangan niyang kargahin. Prior to this, nag-adjust tayo ng shock kanina in preparation na dalawa na sila yung sasakay. Para makuha natin accurately ilan yung rider sag ng dalawang tao, let's go back dun sa rear shock. Tingnan natin kung ilang percent yung natira. Through visual and approximation, I think it's 50%. Pero for more accuracy, kuhanin natin yung distance again from point A to point B. Unloaded state, 565. Yung dalawahan, kukuhanin natin siya. And importante na i-pump muna natin yung shock to prevent stiction. Ben, bagsakan mo ng isa. Okay, isa pa. Okay, so point A, point B, we are measuring 526. So 565 minus 526 is 39 millimeters, 39 divided by 75. 0.52. Yung 75 is yung overall travel. Ilan percent ulit? 0.52. Okay, so nakita nyo na kay Max, 30%. Nung dalawa na sila, nag-adjust pa ako, 52% pa rin ang rider sag, which is sobra-sobra dun sa mga kailangan. In this example, kailangan ko pang magtigas until ma-reach ko ulit yung 33% or 40%.
To summarize yung preload adjustment, huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasabi na bago pa yung shock mo, huwag mong ipihitin. Shocks are meant to be adjusted, especially kung merong adjusters na available. Hindi rin totoo na i-adjust mo ng isa, dalawa, tatlo, lima, or how many. Sinusukat yan, gaya nung ginawa natin kanina. So again, ang standard, if you are into racing, performance, stability sa high speed, it must be 25% rider sag. If you are into the balance ng comfort and performance, it should be 33% or one-third. If you are looking for comfort only with minimum performance, hindi ka naman racing-racing or banking-banking, pwede na sa 40%. Ang pag-compute ng rider sag, kuha ka ng point A, point B, naka-center stand, walang weight, kuhanin mo yung sukat, upo si rider with OBR or wala, depende sa scenario, sukat ka, second measurement, first measurement, minus second measurement, yung sagot, i-divide mo kung ilan yung travel ng shock mo, malalaman mo kung ilan yung travel niya by susukatin mo siya from the top habang naka-center stand, and from this example, it's 75 millimeters. Eh, per shock, it varies, so maganda na tingnan mo yung user manual or sukatin mo muna ulit. Okay, so dun sa pag-adjust ng preload natin, this is only my personal preference and also my suggestion. Pag nag-a-adjust kayo ng preload, ito yung lock. At some cases, napupunta siya sa loob or pagkabili mo sa box, nandun siya sa likod. Ako, what I personally do is, nilalagay ko siya dun sa labas wherein mas accessible siya para madali mo siyang makita. Yung lock, nandun sa labas or kung saan mo siya laging nakikita. In this shock, nandito siya sa kabilang side. Kung nasan ako ngayon, dun sa kabilang side, ganun din yung gagawin ko. Again, its purpose is para madali mo siyang may adjust and makita and mabilang kapag ka pinaikot mo na yung preload adjustment. Okay, so tapos na ako mag-adjust dito. Pero para sa kaalaman din ng lahat ng nanonood ngayon, pag niluwagan mo siya, hindi mo na siya kailangang iluwa lahat. Pagkatapos ka ng mag-adjust, make sure na i-lock mo siya para hindi gagalaw. Tapos na tayo dun sa preload adjustment. So, we are moving on to the second important adjuster. Maybe yung shock mo, wala nito. Kung preload lang, yung previous discussion, yun yung bagay sa'yo. Kung gumagamit ka naman ng G-Sport or VS ng Racing Boy or Olens na rear shock for Aerox, for example, and then, tingnan mo muna syempre yung manual mo kung meron siyang rebound adjuster. Rebound pertains to yung bilis ng ahon after malubak. Compression, rebound. I-adjust na natin siya ngayon, pero before yan, papakita ko muna sa inyo kung ano yung rebound habang fully open yung adjuster. Ang adjuster natin, meron silang minsan naka-indicate na minus, minsan merong plus. In this case, merong F at saka S, which means fast. Pag pinihit ko siya pakaliwa, fast. Pag pinihit ko siya pakanan, slow. Meron din yung nakiklik kasi bibilangin mo yan para may apply mo rin siya doon sa kabilang side. Sa mga monoshock, nakiklik din yan. Sometimes, hindi nakiklik. Ang kailangan mo bilangin doon is yung number of turns, parang half, one, half, two. So, depende doon sa number of revolutions. So, papakita namin sa inyo ngayon yung kabuuan ng bike kung paano siya mag-rebound. What you have to see is gano'n siya kabilis babalik. So, ipapump ko siya ngayon, and then tingnan nyo yung motion ng body ng motor. Kung narinig nyo yun, sabi niya, dug, dug. Yun yung kabaliktaran ng bottom out, which is called tap out. Bumaba, sa sobrang bilis ng balik, umuuntog siya dun sa ibabaw. Para ma-prevent yun, kailangan naman natin siyang bagalan. Dito sa shock na to, nandun ako sa fully fast. So, ilalagay ko siya sa a little bit slower. O ilalagay ko siya sa pinaka-slow na lang muna. Para makita nyo yung difference ng fastest and slowest. So, ngayon, nilagay ko siya sa pinaka-slow. Tingnan natin kung paano siya maglalaro, ah. Kita naman yung pinaka-buo, no? Napansin nyo ba na hindi siya bumabalik? Ang ibig sabihin yan, yung una, fully open or fully fast.
Itong adjustment ko ngayon is fully closed or full slow adjustment. Ano yung hinahanap natin? Good thing, we have the bike to my left. One main reason kaya namin siya binili is gusto namin na yung mga adjustments namin sa rear shock is very close to perfect. And we have the German bike. Gagamitin natin yung play niyan. Ililipat natin siya dito sa play ng KTC natin. Okay, so nandito na tayo sa demo bike natin kung saan pag-aaralan natin kung paano maglaro itong adventure bike. Meron siyang different modes. Tingnan natin mamaya kung ano-ano yung mga yon. And then yung mode na applicable dun sa isang bike na ginawa natin kanina, which is yung Aerox, ililipat natin yung settings. So, i-imitate natin yung speed of motion papunta dun sa isang bike. Itong button ng mode, it manipulates the mode of the engine and also the suspension. So, kada pindot ko, I have dynamic, enduro, rain, and lastly, road. So, in this regard, gamitin natin yung road setting ng engine, pero since suspension yung topic, this will also affect the suspension performance. Meron din akong isang adjuster dito, which is yung shock. So, if I press it, dito, back to the panel, pwede akong magpalit from road to dynamic. Dynamic pertains to medyo racing. Pwede ko rin baguhin yung rider sag ko dito. Although, ayaw niyang pumayag kasi dapat daw naka-engine on. So, let me turn it on. I'm sorry for the noise it's going to produce. Okay. So, medyo lalaksan ko na rin salita ko. Sa adjustment ng preload for adventure bike na ginagamit natin, pag pinindot ko siya, merong automatic. Depende sa rider weight, automatic yung magiging adjustment ng preload niya, spring preload. Pwede ko naman siyang ilagay sa minimum or maximum. Minimum, bumababa yung sag, lumalaki. And then maximum, mas matigas naman yung spring. So, there are three different adjustments. Pero main concern natin is yung speed of motion. So, papatayin ko na ulit yung makina. And then, ipapakita ko sa inyo yung laro ng rear shock. Okay, so, let's use first yung road suspension. So, I mean, here, road, and then road again. So, medyo layo tayo dun sa bike. And then, bobombahin natin yung paano ba maglaro ang GS Adventure na naka-road suspension setting. So, if you can see yung performance, medyo malambot. And then, yung balik niya, medyo mabilis. Pero, still controlled. So, balik tayo dito sa other bike. And let's perform our adjustment. Okay, so if you can recall kanina, nakasarado yung suspension rebound natin, yung adjustment. Kaya pagka binaba ko siya, halos ayaw bumalik. Ngayon, itotono ko naman siya, similar dun sa isang bike natin. Ilalagay ko muna siya sa pinakamabilis by turning counterclockwise going dun sa F. Again, that is fast. Don't be confused kasi rebound yung ina-adjust natin ngayon. Ha? So, rebound only, yung compression, yun yung last natin na i-adjust. Ngayon, nasa pinakamabilis naman siya. Ayan, sobrang bilis. Pagka ganito ang setting mo, tatapon ka. And then again, nagtatap out siya. So, let's start with 5 clicks muna. So, from close, 1, nag-click na siya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clicks. Apply ko rin siya dun sa kabila. So, close. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, tingnan natin kung ano yung magiging performance na ngayon. Masyadong mabagal. Meaning, sobra yung 8 para sa shock na to. Bawasan natin siya ng mga tatlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, tingnan natin yung 5 clicks this time. Masyado pa rin mabagal. Bawas pa ako ng 3.
1, 2, 3. So, all in all, meron lang tayong 2 clicks dito. Mabilis naman. Dagdag ako ng isa. Okay, so, pump ulit natin. So, for me, for road condition, this is good enough. Babalik ako dun sa isang bike. Tingnan natin kung pareho na sila ng laro. Almost. Tapos na natin i-adjust tong bike na to. The reason kung bakit namin in-adjust din yung kabilang bike is to show the comparison. So, kung kayo lang ang mag-a-adjust ng rear shock nyo for rebound, I hope this will give you the visual adjustment or makita nyo kung gaano kabilis dapat yung rebound. So, don't mind the compression or yung bilis ng baba. Let's just only focus ourselves on the rebound. So, tapos na kami dito sa bike. Let's look at it again. Ito yung rebound for street. Ito naman yung sa kabila. This is for road settings. So, let's move on next. Doon naman sa medyo racing or dynamic setting nitong adventure bike. We are done with the road adjustment na ginaya natin doon sa isang bike. So, back here on the adventure bike, let's use the dynamic setting naman. So, looking at this, we are on dynamic suspension. I'm just gonna also adjust to Dynamic Pro. Tingnan natin ngayon kung paano maglalaro itong rear shock natin. So, napansin nyo, medyo mas matigas, mas mahirap i-compress, mas mahirap yung rebound. So, itong laro na to, ililipat natin dun sa kabilang bike ulit. Still, we are talking about rebound, but we're almost done. This is on full road. Let's do a more technical use. Dagdag lang ako ng isa pa dun sa rebound to for it to go slower. Tingnan natin yung speed of motion niya ngayon when it comes to medyo performance oriented. If you can notice from the first one at saka ito, mas pinabagal siya. So, yung ganitong klaseng setting is more designed for high speed and cornering. Punta na tayo dun sa third and final adjustments. Yung ibang motor, again, wala kayong ganito. Pero if you have the fully adjustable shock, yung Olens ni NMAX meron siyang compression adjuster. Pero wala siyang rebound adjuster. So, sa compression, in this demo, meron tayong compression adjuster. Symbolized by the letter C for compression. Ang compression is yung bilis ng bagsak. Kapag nalubak ka or nakadaan ka ng hump, gano'ng kabilis i-absorb ng shock yung tambok na yun. S means soft, meaning mabilis bumagsak. H means hard, medyo mabagal bumagsak. Ngayon, papakita namin sa inyo kung paano siya tinitimpla. So, I'm fully open, meaning mabilis babagsak yung shock mo nito. Kasi yung gripo ng langis sa loob, bukas na bukas. So, yung oil flow mo, drop agad or lusot agad dun sa mga butas sa loob. Ipapump ko siya ngayon. And then, tingnan nyo kung gano'n siya kabilis mag-compress. Napansin nyo ba yun na konting tulak, andali ko siyang napapalubog. Don't mind the rebound. Again, let's just focus on the compression. So, tingnan nyo kung gano'n siya kabilis bumagsak. Ngayon, bibigyan ko naman siya ng adjustment. So, I'm gonna click here to go hard. So, 2 clicks, 3, 4, 5 muna yung nilagay ko. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, both shocks, left and right, may tag 5 clicks. Pag pinomba ko siya, observe nyo na medyo mas mabagal na siya ngayon. Just to show the difference nung open, 5 clicks, and then yung fully close na compression.
So, nandun, ngayon naman ito yung hardest setting. Observe kung gaano kabagal siya bababa or baka not at all. Sarado. Ayaw. Bawas lang ako ng dalawa just to show. Kita nyo kung gaano katigas, gaano kakunat. So, definitely mali yun. Pero that's why we are showing you different settings just so you can identify kung ano yung babagay na setting sa'yo. So, ngayon naman, i-adjust namin siya kung ano ba talaga yung ideal na compression rate. Ganun siya kabilis babagsak. So, ilalagay ko ulit siya sa fully open. All the way to the S or minus or soft. And then, although this is a racing shock, habulin natin kung ano yung ideal for the road and street. Naglagay muna ako ng 3 clicks. And then, ipapump ko siya. Tingnan natin kung paano siya maglalaro. The main purpose of tuning your rear shock and your bike is bike balance. Meaning, ito yung rear suspension, ito yung front suspension. Ang bike balance pertains to gaano kabigat ang ilalagay mo dun sa rear shock, gaano kabigat yung ilalagay mo sa front shock. Pag hindi balanse ang bike, medyo nagmumotor ka na, nagsisiso ka pa. So, ito again yung rear shock. If overloaded, ganyan yung posture or position ng bike mo. Pagka yung front naman, medyo nakaganyan. Ideally, for city and touring, pantay. Para pag naglaro sila, ganyan. Hindi ganon. Diba? Hindi sila balanse. So, naitono na namin dito. This is an AV Moto tuned suspension, naka linear spring, naka level 2.2, naka tono na rin doon. This will be used for everyday use and occasional touring. Si Max, babagsakan niya doon sa upuan. Papakita namin sa inyo kung paano na-balance yung bike with all the adjustments we've made in the past and today. Sige Max, bagsakan mo. So, notice na yung bilis ng baba ng likod, bilis ng baba ng harap, pantay. Yung laki ng laro, pantay. Yung bilis ng akyat, pantay. So, ano yung mga benefits niyan? Kung pantay ka na ganyan, at nag-braking ka, makukompress yung shock sa likod, dahil even yung weight distribution, meaning kalahati ng weight ng rider sa harap, kalahati sa likod, hindi sila easily mag-weight transfer after mong i-unload yung preno. So, dahan-dahan siyang babalik dun sa balance position. Mas importante siya pag nagre-race track ka. Going on the stretch, papasok sa turn, preno, lean, ang motor pagka hindi balance, mid-turn, possible aalog, magbabagal ka, or worse, magka-crash. Pero if balance ang bike, on the lean, maximum lean, pantay. Going to the exit, pag hindi balance ang tigas sa harap, sa likod, at ang motion magkaiba. Pag balik mo sa silinyador, from the turn, pabangon ka na. Yung weight transfer from the front to the rear, medyo abrupt. Hindi rin maganda. May feeling na parang te-take off yung harapan mo. So kapag balance siya, maganda ang entry sa corner, stable mid-turn, maganda ang exit. So Max, let's again show, only for reference, pwede nyong gayahin, pero pwede rin by feel, depende dun sa performance and comfort level na nafe-feel ni rider. Pwede pa kayong mag-adjust sa rear, sa front, kung na-tune na before, pwede nyong ihabol yung likod. Kung hindi pa, pwede nyo rin ipa-tune yung front. So, one final look on gaano kabalance yung bike na to. Salamat sa lahat ng nanood nitong video na to, dun sa mga sumubaybay hanggang dulo. Sana lang meron kaming na-share sa inyo na useful information para on your own, makapili na kayo ng shock na bagay sa inyo. Ma-adjust nyo rin siya para optimum
yung performance and comfort na binibigay ng mga shock na mabibili nyo. Para dun sa mga nagtatanong naman kung meron na ba kaming service na nag-change oil kami or nagre-repair ng rear shock, sorry, wala pa sa ngayon. Hopefully, next year or 2 years from now, meron na. Sa mga subscribers dyan, salamat sa mga comments nyo, sa pag-share. Please continue to share and hit that notification bell para sa mga future upgrades namin na i-share sa inyo, mga future uploads, notified kayo agad. Thank you. Thank you for choosing AB Moto. Please follow us on Facebook and YouTube. Please comment and share this video. Don't forget to subscribe.